Manalangin po tayo. Aming banal at mahabaging amang Diyos sa langit na sa amin ay nagmamahal, pinasasalamatan ka po namin sa pagtawag sa amin at iniligtas kami sa mga huling araw na iyong itinakda. Pinasasalamatan ka rin po namin sa paghihiwalay sa amin mula sa makasalanang mundong ito at sa pagpapahintulot sa amin na maglingkod sa iyo sa church kung saan ikaw ay nananahan at kumikilos at ipinalalaganap ang iyong ebanghelyo at sa pagpapahintulot sa amin na magkaroon ng pakikisama sa isang banal na kapulungan kung saan ikaw ay naroroon. Naniniwala po kami na maging sa oras na ito, ikaw ay kasama namin. Naway tingnan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan ang espiritu ng bawat isa sa amin ng iyong mahabaging mga kamay at patnubayan mo po ang espiritu ng mga kung may sino man sa amin na hindi palubusang nauunawaan ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng pagbubukas sa kanilang puso upang maunawaan ang iyong dakila at kamangha-manghang biyaya at upang matanggap nila ang buhay na walang hanggan at pag-asa. Sa lahat ng mga churches sa aming bansa at sa buong mundo at sa lahat ng mga brothers and sisters na nasa pagdurusa na iniingatan ng kanilang pananampalataya at ibinabahagi ang ebanghelyo sa gitna ng maraming mga kahirapan, pakiusap, samahan mo po sila sa pamamagitan ng iyong salita, karunungan at kapangyarihan ng Espiritu Santo. At sa lahat ng mga nasa kahirapan o sakuna, pakiusap, tulungan mo po silang maingatan ang kanilang pananampalataya at matapang na maipangaral ang ebanghelyo upang makamit ang dakilang kalooban mo na magdala ng maraming kaluluwa sa Panginoon. Pakiusap, ingatan mo po ang mga may sakit at ang mga brothers and sisters na mahina. Panginoon, sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang mga kamay, pakiusap, hawakan mo sila at hayaan sila na maging maayos. At gayon din, pakiusap, pagkalooban mo po sila ng pagkakataon na gumawa para sa iyong kaluwalhatian at maglingkod sa iyo sa nalalabi nilang buhay. Panginoon, ikaw na nagbibigay sa amin ang kinakailangan naming salita sa bawat panahon at nagtuturo sa amin ang daan na dapat naming lakaran. Ipaunawa mo po sa amin ang higit pa ang tungkol sa iyong salita at banal na kalooban na nais mong ipakita sa amin. Naway gabayan mo po kami na sumunod sa iyong kalooban sa aming mga puso at sa aming buhay at luwalhatiin ka. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tingnan po natin sa Biblia, sa Juan chapter 10. Juan chapter 10, verse 14 hanggang 16. Basahin po natin Juan chapter 10. Juan chapter 10 verse 14 hanggang verse 16. Basahin po natin. Ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at nagpapakilala ng pagkakilala ko sa Ama. At ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito, kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig, kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Hanggang dito po sa verse 16. Ang panahon ay bigla na lang naging mainit. Subalit, sinasabi na ang butil ay nahihilog kapag ang panahon ay mainit. Kung hindi na ho tayo pagpapawisan sa summer retreat na ito, ay mas higit na magiging mature ang ating pananampalataya. At sa summer retreat na ito, ang mga naunang naligtas ay mayroong maikling pagkakataon na isagawa ang pagsisikap at sakripisyo para sa Panginoon. Ganon din para sa ebanghelyo at para sa ibang kaluluwa. At bukod dito, ito ay magpapamature sa kanilang pananampalataya ng higit pa. Mas higit tayo na nagsisikap, nananalangin at nagsasakripisyo. Ang Diyos ay isasakatuparan ang kanyang gawain na maraming kaluluwa ang maligtas. Ang Panginoon po na kumikilos sa atin hanggang ngayon.
ay nananalangin ng taimtim upang maisakatuparan ang kanyang dakilang kalooban. At ito ang taimtim na hinihiling ko sa inyo na patuloy kayong manalangin ng sama-sama at magsikap na mayroong isang isipan at pagtutulungan. Patuloy ko pong ipinapangaral ang patungkol sa buhay ng Kristiyanong born again. Sa madaling salita ay ito yung normal na Christian life tuwing Linggo. Mayroong mga tao sa mundo na hindi nakikilala ang Diyos at may mga relihiyosong Kristiyano na kilala ang Diyos subalit hindi sila ligtas. May mga Kristiyano rin na nakatanggap ng kaligtasan subalit immature pa rin sa pag-iingat ng normal na Christian life at madalas sila ay nakikibaka dahil sa kanilang laman. At ang huli, may mga Kristiyano naman na sila yung sumusunod sa Espiritu Santo. Ang mga Kristiyano na namumuhay ayon sa Espiritu Santo ay maaaring tawagin na ito yung normal na Christian life. Normal, ibig sabihin buo o ganap. Ang salitang normal o tama ay nalikha dahil mayroong mga tao na abnormal. Sa tingin ko po ay mayroong maraming Kristiyano na naligtas, subalit ang buhay nila ay hindi normal. Ang kanilang buhay Kristiyano po ay mayroong mga kulang. Kaya kung ito man ay patungkol sa buhay ng panalangin, kung patungkol sa buhay sa pag-aaral ng salita ng Diyos, o patungkol sa buhay na may pagsunod sa kanyang salita, o maging patungkol sa pamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, lahat ng ito, kung tayo ay nahulog mula sa nais ng Diyos at inaasahan ng Diyos mula sa atin, ito ay tinatawag na abnormal na Christian life. Nais ng Diyos na tayo ay maging higit na ganap bilang isang Kristiyano, bilang isang normal na Kristiyano. Hindi ba't nais ng mga magulang na ang kanilang mga anak ay magkaroon po ng normal na buhay? Kaya sa halip na sila ay maging espesyal na tao, kung yung kanilang mga anak ay maging normal o malusog na tao, ito ang nais ng mga magulang. Lalo na para sa mga Kristiyano. Sa halip na gawing espesyal sa mundong ito, ang inyo pong mga anak, ay gawin po ninyo silang mga Kristiyano at hayaan na sila ay magkaroon ng kaligtasan at hayaan silang magkaroon ng isang maayos na Christian life. Ito po yung tama at ito po yung matagumpay na paraan ng pagpapalaki ng mga anak sa paningin ng Diyos. Dapat tayong magkaroon ng isang normal na buhay bilang isang Kristiyano. Kaya nga sa ikalawang Korinto chapter 13 verse 5, siya sa atin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? Ito ang mensaheng ipinadala para sa iglesia ng Korinto. At ito ay ipinadala sa mga mananampalataya na at mga naligtas na upang siya sa atin at subukin ang pananampalataya na mayroon sila kung ito ba'y pananampalataya na kinikilala ng Diyos o hindi. Kaya siyasatin ang sarili. Ito ay gaya ng pagkakaroon ng regular check-up upang siyasatin kung malusog ba tayo o hindi o alamin kung mayroon tayong problema. Dapat po nating subukin ang ating mga sarili ng maayos sa pamamagitan po ito ng salita ng Diyos. Yamang ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, maging nang tayo ay maligtas, naunawaan natin ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita o ng sermon at tayo po ay naligtas. Pagkatapos ng maligtas sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang salita, naunawaan natin at napapalapit tayo sa buhay ng isang buhay ng isang normal at malagong Kristiyano sa kalagitnaan ng buhay na mayroong pagsunod. Kaya sinasabi niya sa atin na subukin natin ang ating sarili kung nasa anong estado na ba ng pananampalataya tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sinasabi niya sa atin na siyasatin natin kung nasa anong estado na tayo ngayon. Hindi maituturing ng isang taong may sakit na siya ay malusog kung siya ay mayroong nakamamatay na sakit.
na siya ay lumalala at nagiging mahina. Dapat niyang malaman ang problema sa lalong maagang panahon at dapat na baguhin niya yung kanyang diet, mag-exercise, uminom ng gamot kung kinakailangan. Dapat nating palaging siyasatin ang atin pong pananampalataya. At dapat na maligtas kung hindi paligtas. Marahil ay may mga tao na hindi paligtas, hindi pa talaga ligtas, kahit na sinasabi nila na ligtas na sila. Kung tayo ay tunay na ligtas, dapat nating siyasatin kung makatuwiran ba nating sinusunod ang salita ng Diyos at kung nabubuhay ba tayo ng ayon po dito. At kung hindi, dapat nating hanapin ang dahilan kung bakit. Hindi lang tayo mga tao na relihiyoso o mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay ang mga tao na naipanganak na muli, na sumusunod sa Espiritu Santo. Sila ay hiwalay mula sa sanlibutan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya yamang nalalaman natin na ang Diyos ay naghanda ng walang hanggang langit para sa atin, hindi tayo dapat na mamuhay lamang na gaya ng mga ibang tao. Kaya silang mga hindi pa naipapanganak na muli ay maaaring mahusay lamang sila sa nakasanayan nilang gawin na dumalo sa simbahan, palasimba. Hindi dapat ganito ang ginagawa po natin. Dapat tayong patuloy na mabago bilang mga born again Christians na papunta sa kaharian ng Diyos doon po sa langit. Ito yung dapat na mangyari. Kaya ngayon po, ito ay patungkol pa rin sa buhay na nananatili sa Panginoon. At sa Juan chapter 15 verse 3, sabi doon, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Tapos sa verse 5, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Puno ng ubas at mga sanga. Si Jesus ang puno ng ubas at ang mga born again Christians ang mga sanga na nakakabit kay Jesus. Dapat tayong mabigyan ng nutrisyon na nagmumula sa ugat ng puno upang mamunga, gaya ng sinabi ng Diyos sa Juan 15 verse 8 na sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking ama na kayo magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Ang dahilan kung bakit iniligtas tayo ng Diyos ay para sa kanyang kaluwalhatian. Lahat ng ginagawa niya ay para sa kanyang kaluwalhatian. Gayun din naman, si Jesus, siya ang ating ulo at tayo ang katawan. Kaya nga sa 1 Korinto 12:27, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y mga bahagi. Si Jesus ang ulo ng church. Ang ulo at katawan ay hindi maaari na paghiwalayin. Kung paanong ang ulo ay walang magagawang anuman kung wala ang katawan, at ang katawan ay walang magagawang anuman kung wala ang ulo, tayo rin ay walang magagawang anuman kung hiwalay tayo sa Diyos. At ganun din po ang Diyos. Ang Diyos rin ay ayaw gumawa ng anuman kung wala naman po tayo. Mula sa ulo hanggang sa paa, ang nutrisyon ay naibibigay at ang mga ugat ay magkakakabit, kaya't nagagawa ng katawan kung ano ang nais ng ulo. Gaya po nito, si Jesucristo bilang ulo ng church, ibinibigay niya ang lahat ng biyaya, kaya't ang ating pananampalataya ay posible pong lumago. At ang maunawaan at sundin ng kalooban ng Diyos, ang ating ulo, ito yung buhay na nananatili sa Diyos. At ito ang ating Christian life. Ibig sabihin ay hindi lamang dapat tayo pumupunta sa church na walang nalalamang anuman. Dapat nating siguraduhin na naikokonekta natin ang salita ng Diyos sa atin pong mga sarili. Ngayon ay ibabahagi ko ang tungkol sa buhay na nananatili sa Diyos sa pamamagitan ng relasyon ng pastol at ng kanyang mga tupa. Sinabi ni Jesus, ako ang mabuting pastol. Ang bawat pastol ay kailangan ng kanilang mga tupa. Maraming mga talata po sa Bible na tinatawag ang Diyos bilang pastol at ang mga tao bilang kanyang mga tupa. Ang Panginoon ang mabuting pastol at tayo namang mga born again Christians ang kanyang mga minamahal na mga tupa. Ngayon ay ibabahagi ko ang tungkol sa relasyon ng pastol at ng kanyang tupa dito po sa Biblia. Kaya gaya po ng sinasabi sa mga awit,
sa chapter 78, verse 52. Pagkatapos ay inakay niya na parang mga tupa ang kanyang bayan at pinatnubayan sila sa ilang na parang kawan. Kaya gaya nito, ipinahintulot ng Diyos sa kanyang bayang Israel kahit na sila ay mga taong pinili ng Diyos na magtungo sa Ehipto upang maglingkod sila doon sa paraon sa loob ng 400 taon. At sila po'y humantong sa pagkaalipin sa halip na makatanggap sila ng pagpapala na nagmumula sa Diyos. At sila ay nawalan po sila ng kapahingahan, nawalan sila ng pag-asa. Kaya ang 400 taon na ito, ito ay naglalarawan sa lahat ng mga pagdurusa na dinaranas ng tao, maging sa pasimula pa man ng tayo ay likhain ayon sa larawan ng Diyos. Doon po sa halaman na ng Eden, ang mga tao ay sumuway sa Diyos. Sa halip na maglingkod sa Diyos, sila ay sumuway sa Diyos. At sila ay nagkasala at pinaglingkuran ang Diablo sa halip na ang Diyos. Subalit, isinugo ng Diyos si Moises upang dalhin ang 10 salot doon sa Ehipto. Tapos, inilabas niya yung Israel. At pinahintulutan silang makatawid doon sa dagat na pula, na sila'y tumawid na gaya ng sa tuyong lupa at ginabayan sila sa loob ng 40 taon sa ilang hanggang sa sila'y makarating sa ipinangakong lupain kay Abraham. Si Moises ang larawan ni Jesus at sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay naligtas mula sa ating mga kasalanan at sa kapangyarihan ni Satanas at patuloy tayo na ginagabayan. At ang pangakong lupain ay ang larawan ng walang hanggang langit. Sinabi ng Diyos, inakay niya na parang mga tupa ang kanyang bayan at pinatnubayan sila sa ilang na parang kawan. Kaya kung saan iniligtas tayo ng Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas, ay patuloy tayong ginagabayan hanggang sa makapasok po tayo sa kanyang lupain. Kaya ikinumpara po ito ng Diyos bilang pastol na tinatawag at ginagabayan ang kanyang kawan. Dito po ikinumpara ang Diyos. Gaya ng pastol na tumatawag at gumagabay sa kanyang kawan. Sinabi po ni David sa mga awit 23 verse 1, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Na siya ay isang tupa sa pastulan ng Diyos. Sa unang hari din po, 22 verse 17, sinabi naman ni Propeta Micaiah at kanyang sinabi, nakita ko ang buong Israel na nakakalat sa mga bundok na gaya ng mga tupa na walang pastol. Ito po yung sabi ni Propeta Micaiah. Nang panahon po na iyon, wala na yung mga propeta ng Diyos. At pagkatapos yung hari ng Israel, siya naman ay nagkasala at nakipagsanib-puwersa sa mga anak ng dayuhan. Kaya ang tanging propeta na naglilingkod sa Diyos, siya ay si Micaiah na lang, isang propeta na lang. Kung saan mayroong 400 bula ang propeta, nag-iisa si Micaiah. At ang bayan ng Israel ay nakalimutan na ang salita ng Diyos. Gaya ng isang kawan ng tupa na walang pastol. Kaya nga sinabi ni Micaiah, nakita ko ang buong Israel nakakalat sa mga bundok. Kaya maging ang mga taong pinili ng Diyos, sila ay ikinalat. Gayun din sa Mateo 9:36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila. Sapagkat sila ay nangangamba at nandulupaypay na gaya ng mga tupa na walang pastol. Kaya nga yung bayang Israel ng panahon ni Jesus, ay meron silang mga pari, mga fariseyo at mga dalubhasa sa kautosan. At iba, meron pa silang ibang mga guro ng relihiyon. Subalit, hindi sila maaaring maging pastol ng Israel. Kaya sa mga mata ni Jesus, sinabi niya, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila. Sabi po ng Biblia, ang mga Israelita ay naligaw at ikinalat na gaya ng mga tupa na walang pastol. Sila ang mga tupang naligaw. Gaya po sa Ezekiel 43, talatang 5, sinabi po dito na, kaya't sila ay nangalat. Sa Ezekiel po, chapter 34 verse 5, kaya't sila ay nangalat dahil sa walang pastol at sila ay naging pagkain sa lahat ng mababangis na hayop sa parang at nangalat.
ang mga tupa ng walang pastol ang pinupuntirya ng mga mababangis na mga hayop. Kaya maraming mga talata po ang binabanggit yung patungkol po sa bagay na ito. Ganun din, sa Isaiah chapter 53 verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumihi sa kanyang sariling daan. Gaya ng mga tupang naligaw. Tayong lahat ay lumihis sa kanya-kanyang sariling daan na sinusunod ang sariling kagustuhan na wala ang proteksyon at wala ang gabay ng Diyos sa kanilang sariling daan. Saan sila magtutungo kung sila ay lilihis sila sa kanilang sariling daan? Kung ang isa ay lilihis sa kanyang sariling daan, ang kanyang patutunguhan ay wala na pong iba, kundi ang walang hanggang impyerno. Kaya si Judas, nang ipinagkanulo niya si Jesus, at pagkatapos ay nagpakamatay, at ang mga apostol po ay nananalangin tungkol dito na sabi nila, sinabi na tinalikuran ni Judas upang siya'y pumunta sa sarili niyang lugar. Sabi po sa mga gawa, chapter 1 verse 25. Kaya ang tao na lumalakad ayon sa kanyang sariling paraan ay nagtutungo sa kanyang sariling lugar. Yan po yung impyerno. Kaya sa Isaiah 14 verse 12, yung arkanghel po na si Lucifer ay naging mapagmataas at nagnais na maging kagaya ng Diyos. Gayun man siya ay ibinaba ng Diyos at naging si Satanas na laban sa Diyos. At sabi, gayon may ibinaba ka sa Sheol sa mga pinakamalalim na bahagi ng hukay. Ang impyerno ay hindi ginawa para sa mga tao, kundi para sa mga anghel na nahulog, si Lucifer at ang kanyang mga anghel. At dahil ang mga taong hindi ligtas ay hindi namuhay ng ayon sa paggabay ng Diyos, kundi nabuhay ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, sa mga pagnanasa ng laman, kahit pagkatapos ng kanilang kamatayan, sila ay magtutungo sa walang hanggang impyerno na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Kaya sa Mateo 25:41, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Kaya, ang isang tupang naligaw ay namumuhay na gumagawa ng kasalanan at nauhulog, napapahamak, magpasawalang hanggan. Subalit, gaya ng alam na po ninyo, ang tupa ang pinakamahina at pinakahangal na hayop. Ang tupa po ay espesyal. Ito ay masunurin, subalit ito rin ay mahina at hangal. Ang lahat ng mga hayop ay tumatakbo kapag dumarating ang mga maninila o kaya naman ay lumalaban po sila. At kaya rin nilang makabalik sa kanilang bahay nang maayos. Ang mga baka ay alam ang daan patungo sa kanyang bahay. Opo. Nung ako po ay bata pa, meron akong isang buriko. At alam din nito ang daan pauwi ng bahay. At mas nakakahigit ang pusa kaysa sa iba. Subalit ang tupa ay hindi niya alam yung daan pabalik ng bahay. Kaya kahit na sila ay malapit lang sa bahay, hindi nila kayang bumalik sa bahay sa pamamagitan ng sarili. Parang wala silang pag-iisip. Sila ay hangal at mahina. Kaya bagaman may kulungan, kapag ang isa ay lumabas doon sa pamamagitan ng butas, ang iba ay sumusunod dito. Sumusunod sila at papalayo ng papalayo. Habang nagpapagala-gala sila, kung ang isa ay nahulog sa bangin, ang iba rin ay maaaring mahulog. Opo, sila ay mahihina, hangal at matitigas ang ulo. Kaya yung pastol ay dapat silang protektahan, dapat silang gabayan, kailangan silang pakainin upang sila ay mabuhay. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ng tupa yun pong pastol. Kung walang pastol, sila ay lalapain ng mga maninila. Kaya gaya ng sinasabi ng Biblia, ang Diyos ang pastol at tayo ang kanyang mga tupa. Kailangan natin ng proteksyon at paggabay ng Diyos. Subalit ang mga tao, iniiwan ng Diyos na gaya ng tupang naligaw. Tapos gumagawa ng mga kasalanan. Ito ang buhay na sumusunod kay Satanas. Sila ay lumalakad sa sarili nilang pamamaraan.
at maaari silang magtungo sa sarili nilang lugar sa bandang huli. Kaya pag-isipan po ninyo ito. Ang mga tao sa mundong ito ay nabubuhay na walang Diyos ayon sa kanilang sariling kalooban. Walang pumipigil sa kanila. Ngunit sa katunayan, sumusunod sila kay Satanas na may kapangyarihan ng himpapawid. Sa Efeso 2, talatang 2, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng mga iba. Sa Efeso 2, verse 3, tayo ay mga anak na dapat na mapahamak. Sa mga awit 49 verse 14, gaya ng mga tupa ay para sa Sheol sila nakatalaga. Ang mga makasalanan na umalis mula sa Diyos ay nakatalaga sa libingan at ito ang tanging lugar para sa kanila. Ang kamatayan ay magiging pastol nila. Kaya si Satanas na may kapangyarihan ng kamatayan ng kanilang pastol. Kaya sila ay nakatali kay Satanas at naging, sabi niyan, at mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin sa Hebreo 2, talatang 15. At sa huli mapupunta sa walang hanggang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy kung saan ito ay para kay Satanas. Ganun din sa Judas, verse 13, mga pag-alagalang bituin na silang pinaglaanan ng pusikit na kadiliman magpakailanman. Meron pong orbit para sa mga bituin. Pinapanatili ng mundo ang orbit nito na eksaktong nakasentro sa araw. Ang buwan ay umiikot din naman sa mundo isang beses sa isang buwan. At ang araw ay umiikot sa kalawakan minsan kada 200 milyong taon. Ang mga bituin ay patuloy na gumagalaw. Halos lahat ng mga bituin ay sumusunod sa orbit na ibinigay ng Diyos. Ngunit, mayroong ilang mga bituin, sila ay pag-alagala. Lumalabas sila sa orbit at sa pusikit na kadiliman. Tumutukoy po ito sa black hole. Hinihigop ng black hole ang mga gumagalang mga bituin. Ganun po, ang impyerno ay tinatawag bilang pusikit na kadiliman. Kaya nga, kung paanong ang pag-alagala ng mga bituin ay hinihigop ng black hole, ganun din po. Ang mga tao ay umaalis sa Diyos, iniiwan ng Diyos. Tapos sila ay nabubuhay ayon sa kanilang nais para sila, kagaya sila ng mga pag-alagalang mga bituin. Mga pag-alagalang bituin na silang pinaglaanan ng pusikit na kadiliman magpakailanman. Tayong mga tao na umiwan sa Diyos ay tulad ng mga nawawalang tupa na walang pastol. Napakamiserable mga tupa. Ngunit, hindi sila iniwan ng Diyos ng mag-isa. Sa halip, dumating si Jesus upang hanapin sila. Kaya nga sa Lucas 15, verse 3 hanggang 6, sino sa inyo na mayroong 100 tupa at mawalan ng isa sa mga iyon ay hindi iiwan ng 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito ay kanyang matagpuan. At kapag natagpuan niya, pinapasan niya ito sa kanyang balikat na nagagalak. Pag-uwi niya sa tahanan, tinatawag niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay at sinasabi sa kanila, makigalak kayo sa akin sapagkat natagpuan ko na ang aking nawawalang tupa. Karaniwang iniisip ng mga tao na ang pagkawala ng isa mula sa 100 ay hindi masama dahil mayroon pa rin silang 99 na tupa. Ngunit katulad ng mga pastol na iniiwan ang 99 sa ilang at umaalis upang hanapin ang tupa, iniisip ng Diyos na ang espiritu ng isang tao ay mas mahalaga kaysa sa mundong ito. Kaya sa Mateo 18 verse 14, kaya't hindi kalooban ng inyong ama na nasa langit na ang isa sa maliliit na ito'y mapahamak. Hindi ho natin alam kung paano niya pinapahalagaan ang espiritu ng bawat isa. Kaya bagaman ako na lang ang nag-iisang tao sa mundong ito, ang Panginoon ay maaaring dumating upang hanapin ako. Sinasabi po ng Biblia na iniibig ng Diyos ang bawat ligaw na kaluluwa ng labis. Ito po yung sinasabi ng Biblia. Kaya, hinahanap niya ang nawawala at ipinapatong ito sa kanyang mga balikat na nagagalak. Kaya nga, sa Lucas 15 verse 7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi.
Ang Diyos po ay higit na nagagala kapag ang isang makasalanan ay tumatanggap ng kaligtasan. Lucas 19, talatang 10, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Tulad ng paghahanap sa nawawalang tupa, hinahanap ng Diyos ang nawawalang tao dahil mapupunta sila sa impyerno kapag namatay sila sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Kaya nga si Jesus ay dumating upang hanapin, upang iligtas ang isang nawala, bago po sila mapunta sa impyerno. Kaya sa unang hari, chapter 17, verse 34 hanggang 35, si David, siya yung pastol sa Bethlehem. Ginagabayan niya ang mga tupa ng kanyang tatay sa Bethlehem. Minsan kapag ang lobo o oso ay dumating at kinuha ang tupa, hindi siya tumatakbo kundi sinusundan niya ito at inililigtas ang tupa mula sa bibig ng leon. Kapag sinubukan itong saktan ang tupa, pinapatay ito ni David. Kaya po ba ninyong isipin ito? Si Samson, hindi lang siya ang nag-iisang nakapatay ng leon. Hindi lang si Samson ang nakagawa nun. Ang batang si David ay nakipaglaban sa mga lobo, nakipaglaban sa oso, tapos dinaig sila. At kalaunan ay nabawi ang mga tupa mula sa kanila at pinapatay ang mga hayop kapag sinusubukan nilang saktan siya. Nagtiwala siya sa Diyos. Si David ay may pananampalataya na poprotektahan siya ng Diyos kung paanong pinoprotektahan at pinamahal ni David ang kanyang mga tupa. Kaya si David ay pumunta upang labanan si Goliath at nagawa nito ni Haring David, nagawa ni David na patayin si Goliath. Gayunpaman, kung hindi naranasan ni David na makipaglaban sa leon at oso bilang isang pastol, hindi niya magagawang pumunta sa harapan ni Goliath. Kaya sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay. Sabi niya, nagtiwala siya sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga dahil dito si David ay anino ni Jesus. Si David ay anino ni Jesus, ang mabuting pastol. Namatay pa nga si Jesus para sa atin, tayo ng mga binihag ni Satanas. At isa pa sa Ezekiel 34, verse 11 hanggang 12, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ako mismo ang maghahanap sa aking mga tupa at aking pagmamalasakitan sila kung paanong hinahanap ng pastol ang kanyang kawan kapag ang ilan sa kanyang mga tupa ay nangangalat, gayon ko hahanapin ang aking mga tupa at ililigtas ko sila sa lahat ng dako na kanilang pinangalatan sa araw na maulap at makapal na kadiliman. Tinan po natin sa Juan chapter 10, sa verse 10. Juan chapter 10, verse 10, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganaan. Ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Sinabi ni Jesus, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Inililigtas ni Jesus ang mga tao. Ngunit sino silang pumapatay at pumupuksa ng mga tao? Ang lahat ng nauna sa akin ay mga tulisan at mga magnanakaw. Sa Juan chapter 10 verse 8. Sila yung mga relihiyosong Israelita. Hindi sila ang mga pastol na nag-iingat ng mga tupa, kundi mga huwad na pastol na nangungupit at kumakain ng mga tupa. Kaya sa Ezekiel 34, kayo'y kumakain ng taba at kayo'y nagsusuot ng lana. Inyong pinapatay ang mga pinataba, ngunit hindi ninyo pinakakain ng mga tupa, kundi inyong pinamumunuan sila na may karahasan at kalupitan. Kaya, ang aking mga tupa ay nangalat, sila'y nagsilaboy sa lahat ng bundok at sa bawat matataas na burol. Ang aking mga tupa ay nangalat sa buong ibabaw ng lupa at walang naghanap o nagmalasakit sa kanila. Hindi ninyo pinagaling ang may sakit. Kaya nga sa panahon na iyon, ang mga relihiyosong Hudyo, ito yung mga bulaang propeta na hindi iniligtas ang mga kaluluwa ng mga tao. Sila ang mga pumapatay at tumupuksa sa kaluluwa ng mga tao. Ngunit ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganaan. Iniligtas ni Jesus ang ating kaluluwa at binigyan tayo ng higit na kasaganaan sa buhay.
At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya sa Juan chapter 1 verse 16. Magkaroon ito ng may kasaganaan. Kaya ang biyaya ng kaligtasan ay minsan lang, ngunit nangako ang Panginoon na patuloy niya tayong bibigyan ng masaganang biyaya. Upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganaan. Ako ang mabuting pastol. Sabi ni Jesus, ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Kaya para iligtas ang nawawalang tupa dahil sa kasalanan, ang Panginoon ay dapat na mamatay para sa kasalanang iyon. Isaiah 53 verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Nabuhay tayo ayon sa katigasan ng ating ulo at kasakiman, ngunit kinuha ni Jesus ang lahat ng mga kasalanang ito. Ibig sabihin ng Jesus ay kaligtasan at Kristo ay tagapagligtas. Pareho po ang kahulugan nito. Ito ang Mesiyas sa Hebreo. At pinasan sa Kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Ang Diyos ang nagpasa ng ating mga kasalanan kay Jesus. Tayo ay isinilang ng mga makasalanan at gumagawa ng lahat ng uri ng kasalanan. Nakagawa tayo ng mga kasalanan hindi kayang bilangin sa ating mga puso, mga pag-iisip at sa gawa. Alam ng Diyos pareho ang ating mga kasalanan sa nakaraan at sa inaharap, kaya ipinasan ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan kay Jesus. Ito ay isang nakamamangha po na salita, ngunit iyong pinigil ang aking buhay mula sa hukay ng pagkawasak, sapagat iyong tinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. Kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon inilayo sa atin ang ating mga pagsuway. Siya'y muling maahabag sa atin, kanyang tatapakan ang ating kasamaan, kanyang iahagis ang lahat nating kasalanan sa mga kalaliman ng dagat. Aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo, at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon, manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Kaya sinabi ng Biblia na maraming bahagi na ang ating mga sinabi ng Biblia sa maraming bahagi na ang ating mga kasalanan ay napatawad na. Si Jesus ang tumanggap ng sumpa at kahatulan na dapat tayo ang tumanggap. Kaya sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Hindi tayo nahatulan. Kaya ayon po sa mga salita sa Isaiah 53 verse 5, ang Panginoon ang tumanggap ng sumpa at kahatulan na tayo ang dapat na tumanggap. Kaya nga, noong hindi pa natin ito alam, pinawi na ng Diyos ang lahat nating mga kasalanan. Pinawi na niya. Ang Panginoon ang mabuting pastol na namatay para sa mga nawawalang tupa. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Isipin po ninyo ito. Si Kristo ang walang kasalanang bugtong na anak ng Diyos. Siya ay hinatulan ng kamatayan tulad ng pinakamiserableng makasalanan. Nagdana siya ng kahihiyan at ng pagdurusa at namatay sa krus para sa atin. Bumuhos ang lahat niyang mahalagang dugo upang patawarin ang ating mga kasalanan magpakailanman. Alam po natin ito, nauunawaan natin ito at sinasampalatayanan po natin ito. Kaya nga, tayo po ay napatawad, tayo ay naligtas. Ang Panginoon, siya ang nagbayad para sa lahat nating mga kasalanan upang iligtas tayo at siya ang namatay doon sa krus. Ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Sabi ni Jesus sa Juan chapter 10 verse 15, ang Panginoon ay ang pastol na ibinigay ang kanyang buhay upang iligtas tayo. Sa mundo bang ito ay may ganitong klase ng pastol? Ang upahan at hindi pastol at hindi may-ari ng mga tupa. Nang makitang dumarating ang asong gubat, ay pinabayaan ng mga tupa at tumatakas, at inaagaw sila ng asong gubat at ikinakalat. Ang mga taong ito ay hindi mga pastol, gayunpaman ang Panginoon ay mabuting pastol na nakikipaglaban sa kapangyarihan ni Satanas at namatay pa nga at naging pantubos para sa ating kasalanan. Kaya nga hindi na tayo mga nawawalang tupa. Tingnan po natin uli sa unang Pedro, chapter 2, sa verse 25. Unang Pedro chapter 2 verse 25. Chapter 2 verse 25. Unang Pedro 2 verse 25. Basahin natin.
sapagkat kayo'y tulad sa mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Sapagkat kayo'y, bago natin maunawaan ang biyaya ng Diyos, tayo ay mga kaawa-awang mga tupang naliligaw, ngunit ngayon tayo ay mga naligtas na. Tayo ay nakabalik na sa ating pastol na tagapag-alaga ng ating mga kaluluwa. Tayo ang mga tupa na bumalik sa kandungan ng ating pastol. Siya ang pastol ng ating espiritu. Siya ang aking Panginoon. Siya ang pastol na bumuhay sa akin. Siya ang mabuting pastol na nag-iingat at gumagabay sa akin hanggang sa makapasok ako sa kaharian ng langit. Sapagkat kayo tulad sa mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Ano po ba ang tagapag-alaga? Mayroon pong tagapag-alaga sa lugar ng construction. Siya po ang nagmamasid kung sino ang nagtatrabaho ng mabigat at kung sino ang tamad. At sinasabi niya kung may mali at ginagabayan sila. Ang Panginoon na hindi lamang ating pastol na nag-iingat sa ating espiritu at tagapag-alaga na nagmamasid sa ating buong buhay, hindi lang. Ngayon, binabantayan ng Panginoon ang ating pong buhay. Kaya, tayo ay mga tupa na nakabalik na sa kandungan ng Panginoon. Siya ay naging ating mabuting pastol. Kaya ngayon ay hindi na tayo mga tupang ligaw. Tingnan po natin muli Juan chapter 10. Juan chapter 10, tingnan natin muli. Tapos basahin natin ng sabay yung Juan chapter 10 sa verse 3 hanggang 5. Juan chapter 10 verse, magmula verse 2. Magmula sa verse 2 po, hanggang verse 5. Ngunit ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinagbubuksan siya ng bantay sa pinto at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid papalabas. Kapag nailabas na niya ang lahat ng kanya, ay nangunguna siya sa kanila at sumusunod sa kanya ang mga tupa. Sapagkat kilala nila ang kanyang tinig, ngunit hindi sila susunod kailanman sa iba, kundi lalayo sila sa kanya sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Nang oras po na ito, ipinaliwanag ng Diyos ang tungkol sa sitwasyon na tinatawag ng pastol ang kordero mula sa kulungan ng mga tupa tapos ginagabayan sila. Pinagbubuksan siya ng bantay sa pinto. Maaari nating isipin na ang bantay sa pinto ay parang propeta noon o mga mangangaral naman ngayon. Si Jesus, siya naman yung pintuan. Tapos may kulungan po ng tupa. Hindi po pinto na dapat sarado ng ganito. Ang ibig sabihin ni Jesus na pintuan ng mga tupa ay mayroong pastol na nananatili doon araw at gabi. Siya ay tagapag-ingat ng pinto doon. Kaya kahit natutulog siya, nandoon pa rin siya doon sa pintuan. Kaya nga, ang mga asong gubat ay hindi makakapasok doon sa loob. Sa verse 7, ako ang pintuan ng mga tupa. Pinagbubuksan siya ng bantay sa pinto at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa pangalan at sila iniahatid papalabas. Kapag binasa natin ang talatang ito, malalaman natin na ang pastol tinatawag sa pangalan ng bawat isa. Ah, ikaw si JR, ikaw si Mark, ikaw si Ray, ikaw si John. Ito si Boy, ito si Boy. Ikaw naman si Jose. Anyway, pinapangalanan niya sila ayon sa kanilang mga katangian. Ano po? Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa pangalan at sila iniahatid papalabas. Sa Juan 1, talatang 9, siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Ang ilaw ay sumisikat sa bawat isa sa mga taong naligtas. Ang liwanag ng araw ay sumisikat sa lahat ng tao ng pareho.
Ngunit ang ilaw na ito ay sumisikat sa bawat tao. Kung ang ilaw na ito ay nagliliwanag sa isang tao, hindi malalaman ng ibang tao na nasa tabi niya ang tungkol dito. Kung paanong alam ng pastol ang pangalan ng bawat tupa at tinatawag ang bawat isa sa kanila, alam ng Diyos ang pangalan ng bawat isa sa atin. Alam niyo po ba? Sa Exodus 33 verse 17, ikaw ay aking nakikilala sa pangalan. May ganitong salita po. Ang Diyos ay interesado sa bawat isa po sa atin. Hindi po natin alam kung anong pangalan ang itinatawag sa bawat isa sa atin. Pinangalanan ni Jesus si Pedro. Kahit na yung kanyang pangalan ng una ay Simon. Pinangalanan po sila ni Jesus ayon sa kanilang katangian. Ang Panginoon ay interesado rin sa bawat isa sa atin at siya ay kaibigan at kasama natin. Ibig sabihin, siya ang tumutulong sa atin. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa pangalan at sila ay inihahatid papalabas. Kaya kapag nailabas na niya ang lahat ng kanya, ay nangunguna siya sa kanila at sumusunod sa kanya ang mga tupa sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Kung pupunta tayo sa lupain ng Israel, may ganoong bagay po. Makikita natin na ang mga tupa na tumitingin sa pastol ay nagpapatuloy, pagkatapos ang mga tupa ay sumusunod sa kanya na nakalinya. Ang sumusunod sa pastol ay mga malalaking tupa muna. Pagkatapos sumusunod sa likuran niya, yung mga maliliit na tupa. Kaya nang bumisita po ako sa isang bundok, medyo kakaiba sa akin dahil may iba't ibang daanan po doon. Akala ko kung ano na eh. Yun ay daan pala ng mga tupa. Ang mga tupa ay sumusunod sa daan po na iyon. Nangunguna siya sa kanila at sumusunod sa kanya ang mga tupa sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Kaya kilala ng tupa ang kanyang pastol. Sumusunod sila sa kanya. Ngunit hindi sila susunod kailanman sa iba, kundi lalayo sila sa kanya sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Hindi sila sumusunod sa iba na hindi nila pastol. We will not follow the strangers. Hindi kami susunod sa mga iba. Mayroon pong hymnal song tungkol dito. Kaya noon po, bumisita po ako sa Turkey noon sa aking paglalakbay sa Holy Land, nakita ko na nandoon ang mga tupa. Tapos sa tuwing tumatawag yung pastol, sumusunod po sila doon sa pastol. Kaya hiniling ko sa kanya na mahiram yung kanyang damit. Kaya pinahiram niya sa akin ang kanyang leather coat na gawa sa lana ng tupa. Pagkatapos isinuot ko ito at hiniram ko din yung kanyang sombrero at ginamit ko yung kanyang tungkod at tinawag ko yung mga tupa na katulad niya. Ngunit hindi tumugon yung mga tupa. Hindi man lang sila lumingon po sa akin. Ngunit nang tinawag sila ng kanilang pastol, sumunod sila sa kanya. Kaya baka yung mga tupa ay nagsabi sa isa't isa ng ganito, eh, kanyang damit tulad ng ating pastol, ngunit hindi siya ang ating pastol. Hindi ikaw ang aming pastol. Siguro dahil katabi ko ang pastol nila, naging okay sila. Ngunit kung wala yung kanilang pastol, naku, baka natakot sila sa akin. At maaaring nagtakbuhan po sila papalayo. Kilala ng mga tupa ang tinig ng kanilang pastol at sumusunod sa kanya. Ganon din po sa Job 12 verse 11, hindi ba sumusubok ang mga salita ng pandinig gaya ng ngala-ngala na lumalasa sa pagkain? Nalalasahan ang bibig ang lasa kung ito'y masarap o hindi, kung ito'y maayos pa o sira na. Hindi ba? Kung ang pagkain ay sira, kapag sinubukan natin kainin, parang sira na. Tapos isinusuka po natin ito kaagad. Sira na. Sabay, iniluluwa po natin. Kapag ang pagkain ay sira, hindi natin ito dapat kainin. Tama po? Dapat malaman ng bibig ang lasa. Kung tayo ay kakain, kahit na ito ay sirang pagkain, ito ay napakadelikado po. Hindi ba sumusubok ang mga salita ng pandinig? Anong klaseng pandinig? Maaring maging maliwanag ang pandinig ng mga taong naligtas. Naging iba ang kanilang pandinig. Nalalaman na nila kung ang tinig na yun ay sa Panginoon o hindi. Bago ang kaligtasan, kapag ang isang tao ay pumupunta ng simbahan, nakinig ng sermon ng ibang pastor, lagi siyang sumasagot, Amen, Amen. Bagaman hindi niya alam, kahit nasabihin ng pastor na ikaw ay mabuhay, sabi niya, Amen.
Kung sabihin ng pastor, mamatay ka, amin. Sabi nila, saan man magpunta si pastor at ang aming sekta, susunod kami kahit impyerno pa. Sumusunod sila nang hindi nagsusuri. Gayunpaman, kung siya ay maligtas, hindi na siya sumusunod sa kanila kahit kailan. Malalaman na niya kung ito ay tinig ng Panginoon o hindi. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, maaari nating makilala kung ano ang mali. Dahil lahat ng bagay mukha pong mabuti, pero may mali. Kaya nang pumunta ako sa seminaryo doon sa Daegu, ang principal ng seminaryo na iyon ay tumanggap ng doctorate sa theology mula sa United States. Siya ay napakasikat na tao po sa Korea. Kung magbabanggit ako tungkol sa kanya, malalaman niyo kaagad kung sino po siya. At ang kanyang church ay malapit sa dormitoryo ng seminary. Ang church na iyon ay The First Church. Ang pastor na iyon ay nangangaral lang mahusay po doon. Sa introduction, sa main part, conclusion, may climax yung sermon. Opo, talagang napakaganda. Kaya naisip ko na gusto kong gawin ang katulad niya. Kahit isinulat ko ang sermon niya at inayos ko pong muli ito sa amin pong bahay. Subalit pagkatapos kong maligtas, ito ay mali. Ito ay mali. Naisip ko na siya ay gaya ng teacher ng kindergarten. Naisip ko yung pastor na yun na aking iginagalang, mapagkunwari pala. Bakit po? Mayabang na ba ako? Hindi po. Nabuksan na ang aking pandinig. Mali ang turo niya. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, lahat ng Kristiyano ay maaaring makilala yung turo. Yung pastor na yun mali. Minsan sinasabi niya na tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng biyaya. Ngunit minsan sabi niya na tayo maliligtas sa pamamagitan ng gawa. Bakit pa ulit-ulit na babago ang kanyang pagtuturo? Kaya naisip ko, mas mabuti pang umakyat ako doon at mangaral. Bakit po? Dahil hindi dahil sa pagmamalaki, kundi bukas ang aking pandinig. Hindi ako tatanggap ng kasinungalingan. Kung nakikinig ka sa sermon, ngunit hindi sila susunod kailanman sa iba, kundi lalayo sila sa kanya sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Kailangan ninyo makilala kung iyon ay tama o mali. Ang mga taong hindi ligtas, hindi alam ang ganoon. Yung Orthodox, maling katuruan, walang hinihinging kapalit, ay mabuti din, sabi nila. Ano po ang mangyayari kapag tayo ay kumakain ng pagkain na hindi alam kung ito ba'y sira o hindi? Ang pakikinig at pagsunod sa salita ay napakahalaga. Kaya ngayon, gayunpaman, kailangan nating makilala po yung salita. Ang Panginoon ay kasama natin kahit na ngayon. Hindi natin siya nakikita, ngunit siya ay kasama po natin kahit sa oras na ito. Kasama natin ang Panginoon dahil siya ang ating pastol at tayo ang kanyang mga tupa. Hindi natin nakikita ang Panginoon bilang pastol, ngunit naririnig natin ang kanyang tinig. Naririnig niyo po ba? Naririnig niyo po ba? Kapag narinig mo ang salita ng Diyos, ito ang tinig ng Panginoon, ang tamang salita ng Panginoon. Kapag narinig mo ang salita, itinuturing mo ba itong tinig ng Panginoon? Naririnig mo ba ang tinig ng Panginoon kapag nagbabasa ka ng Biblia? Naririnig mo ba ang tinig ng Panginoon kapag nananalangin ka? Kailangan mong makinig. Ito ay hindi isang tunog na maririnig ng mga tainga. Maintindihan mo ito sa pamamagitan ng mga salita. Ang maunawaan ay ang marinig ang tinig ng Panginoon kung ano ang sinasabi ng Espiritu Santo. Sa Apokalipsis chapter 2 sa verse 3, sa chapter 2 at chapter 3, ito po ay salita ng Espiritu sa pitong iglesia. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kaya ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu. Makinig. Kailangan nating makinig at kailangan nating sumunod. Pakinggan ang salita, unawain ito, at sundin ang salita. Ito yung pagsunod sa Panginoon. Maraming beses na pakikinig sa salita, ngunit hindi namumuhay ayon sa salita, hindi po ito pagsunod sa Panginoon. Kung ikaw ay nakikinig sa salita at namumuhay sa iyong sariling paraan na nakakalugod sa iyo, ito po ay hindi pagsunod sa Panginoon. Hindi po. Kailangan nating makinig ng tinig ng Panginoon araw-araw. At dapat nating subukang sumunod sa Panginoon araw-araw. Sumunod sa Panginoon araw-araw. Araw-araw. Kapag tayo ay nananalangin, tayo ay nakikinig sa salita ng Panginoon. At kapag tayo nakikinig ng sermon, maririnig natin ang tinig ng Panginoon.
Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Tesalonica, at kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Kaya huwag natin ituring ang sermon na gaya ng mga sikat na salita at mabuting tuntunin, kundi bilang salita po ng Panginoon. Ang Panginoon ay patuloy na nagsasalita sa atin. Kaya ang mga tupa ay dapat na makinig sa tinig ng pastol at sumunod sa kanya. Dapat tayong sumunod sa Panginoon saan man siya magtungo. Dapat tayong sumunod sa Panginoon araw-araw. Araw-araw. Gayunpaman, may ilang mga tao na tila nakikinig kapag pinapakinggan nila ang salita. Ngunit pagkatapos nito, kapag nakita ko ang kanilang buhay, namumuhay sila ayon sa kanilang kagustuhan, sa kanilang sariling paraan, ayon sa kanilang sariling paraan. Bakit po nila nagagawa yung ganun? Kaya sabi ni Jesus, bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko sa Lucas 6:46. Kung si Jesus ang Panginoon, dapat nating sundin ang tinig ng Panginoon saan man siya magpunta. Pero ano lang ang pinapakinggan ninyo at hindi ninyo ginagawa? Nawawala ba ang tupang ito? Sa linggo, sila ay para mga tupa ng Panginoon, at sa loob ng isang linggo, sinusunod nila ang mga kakaibang bagay, sinusunod ang kanilang sariling mga pag-iisip. Kapag linggo, para sila mga tupa ng Panginoon. Huwag po ninyong gawin ang ganito. Kaya nga sa Juan chapter 8:47, ang mula sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ang mula sa Diyos ay nakikinig sa Diyos. Dapat makilala ng mga tupa ang tinig ng pastol at sumunod sa kanya. Hindi dapat makikinig sa boses ng iba. Kailangan lumayo. Huwag dapat itong tanggapin. Kung hindi, napakahirap po nito. Opo. Sa Isaiah chapter 40 sa verse 11, sabi doon, kanyang titipunin ang mga kordero sa kanyang bisig. Kanyang titipunin ang mga kordero sa kanyang bisig. Ang kordero, nakikita natin ang mga larawan kung saan inaalagaan ng pastol ang mga tupa. Hindi ba? May mga ganitong larawan. Sa larawan, may hawak si Jesus at sumusunod sa kanya ang iba pa na mga tupa. Kanyang titipunin ang mga kordero sa kanyang bibig at dadalhin sila sa kanyang kandungan, at maingat na papatnubayan iyong may mga anak. Kaya, huwag maging magaspang sa pag-aalaga ng inahing tupa, maging malumanay. At sinabi din sa unang Juan, sa chapter 4, sa verse 5, sila'y sa sanlibutan. Ang ibig sabihin ng sila ay ang mga tao na hindi naman ligtas. Kaya tungkol sa sanlibutan, ang kanilang sinasabi at pinapakinggan naman sila ng sanlibutan. At ang nakakakilala sa Diyos ay nakikinig sa amin. At ang hindi sa Diyos ay hindi nakikinig sa amin. Ang mula sa Diyos ay nakikinig sa atin pong salita. Ang mula sa Diyos, sabi sa unang Juan chapter 4 verse 6, ang hindi mula sa Diyos ay hindi nakikinig sa aming salita. Dito'y atin nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Ang espiritu ng katotohanan ay ang Espiritu Santo. Ang espiritu ng kamalian ay gumagawa sa mga tao upang huwag maniwala sa katotohanan. At mayroong isang mandarayang espiritu na nagpapapaniwala sa mga tao sa kasinungalingan. May ilang hindi nakikinig kapag pinag-uusapan po natin ito. Kapag sinabi natin sa kanila ang katotohanan, tinatanggihan nila ito. Ngunit tinatanggap at sinusunod nila ang mga kasinungalingan. Dahil dinaya o nadaya sila. Doon po sa halaman na ng Eden, bagamat sinabi ng Diyos sa kanila, huwag kang kakain sapagkat kapag kumain ka niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Nang si Adan at si Eva ay nadaya ni Satanas, ang bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay naging nakakalugod na sa paningin at dapat nasain upang maging matalino. Tapos kinain nila ito. Gayun din naman,
Kapag nadaya kayo, ang kasinungalingan po ay magmumukhang katotohanan na. Nakatanggap po ako ng apat na makapal na aklat sa pamamagitan po ng delivery ilang araw na nakakalipas. Kaso, hindi nakasulat sa aklat yung may akda. Ito ay isang aklat tungkol sa Revelations o Apokalipsis. Kapag binasa ko ito dahil gusto kong malaman kung ano ang sinabi ng aklat na ito, pero walang kabuluhan yung laman nung binasa ko. Kaya pinunit ko ito. Malaking problema ito. Dahil pinipilit kong sirain lahat. May apat na makakapal na aklat gaya nito. Pero kung itatapon ko lang, may makakapulot at mababasa niya ito. Kaya pinunit ko na lang po. Gayun din po. Kahit anong aklat ang isinulat ng isang sikat na tao, huwag mag-atubiling huwag itong tanggapin. Kailangan nating makilala ang tama at mali. Ang dumi sa pila kay iyong alisin at ang panday para sa kasangkapan ay may gagamitin. Kawikaan 25:4. Kahit sikat na manunulat ang nagsulat, kung minsan ay may mga pagkakamali din, dapat natin itong alisin. Kung hindi po, bagkos tinatanggap natin ng walang pasubali, makakatanggap tayo ng maling doktrina. Kaya nga, ang mga tunay na Kristiyano ay may mga tainga na kumikilala sa salita. Kaya nga dapat nating makilala. Ang Panginoon ang mabuting pastol na nagpapakain sa atin at tayo ay mga tupa ng Panginoon. Pinoprotektahan tayo ng Panginoon, iniingatan tayo ng Panginoon, pinapakain tayo ng espiritual na pagkain at ginagabayan tayo hanggang sa tayo ay makapasok sa kanyang kaharian. Kaya gaano po ito kabuti? Ha? Kilala ako ng Panginoon at kilala ko siya. Si Jesus na muling nabuhay ay nagpakita po siya kay Pedro at sinabi ni Jesus sa kanya, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Pero sa katunayan, sinabi ni Pedro bago namatay si Jesus, kung ang lahat man ay tumalikod dahil sa iyo, ako kailanman ay hindi tatalikod. Susunod ako sa iyo, kahit po pa papasok ka sa kulungan o mamatay. Handa siyang mamatay para kay Jesus. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, ngayon, sa gabing ito'y bago tumila ako ng manok ng makalawa, itatatwa mo ako ng tatlong ulit. Ito'y nangangahulugan na hindi pa karapat-dapat na sumunod kay Jesus si Pedro. Bagaman siya ay nakasama ni Jesus sa loob ng 3 taon, pero si Pedro noon ay hindi pa karapat-dapat sumunod dahil hindi pa siya naligtas. Hindi pa naunawaan ang biyaya ng Diyos. Paano mamamatay si Pedro para kay Jesus kung hindi man lamang namatay si Jesus para kay Pedro? Ang kaayusang ito ay hindi dapat na mabago. Ito'y walang silbi kahit na ang mga hindi ligtas ay mamatay pa para kay Jesus. Ang mga hindi ligtas ay patuloy na mamuhay sa anumang paraan hanggang sa sila ay maligtas. Naintindihan niyo po ba? Hindi lamang naduwag na itinanggi ni Pedro si Jesus dahil natatakot siyang mamatay. Tinanggihan din po ito ni Jesus. Sabi ni Jesus, hindi, pero salamat. Hindi ka karapat-dapat na mamatay para sa akin. Bakit? Dahil hindi pa ako namamatay para sa iyo. Ngunit, bakit ka mamamatay para sa akin? Sa pupuntahan ko ay hindi ka makakasunod sa akin ngayon. Ngunit pagkatapos ay makakasunod ka. Pagkatapos kailan po ito? Yung pagkatapos. Matapos na mamatay at muling mabuhay si Jesus. Kaya naman, ang nabuhay na magmuling si Jesus ay nagtanong ngayon sa kanya, sabi mo, mahal mo ako ng higit kaysa iba. Minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? At sumagot si Pedro ng, opo, opo Panginoon, nalalaman mo minamahal kita. Hindi ba't alam mo rin na nabigo akong mamatay para sa iyo at ipinagkaila pa nga kita ng 3 beses? Gayunpaman, mahal na mahal kita ngayon dahil nakita kita Panginoon, ikaw na namatay at muling nabuhay. 3 beses po siyang nagtanong. 3 beses nagkaila si Pedro, 3 beses din po siyang tinanong ni Jesus, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Alam mong ipinagkaila kita, Panginoon, ngunit alam mo na ngayon na tunay kitang minamahal, Panginoon. Kaya sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa, pakainin mo ang aking mga tupa. Ipinagkatiwala niya ang mga tupa doon sa taong umiibig sa Panginoon, kagaya po kay Pedro. Kaya naman,
Kung titingnan po natin sa unang Pedro, sa chapter 5, doon sa verse 3, nakiusap si Pedro sa mga nangangaral ng mga salita, sa mga pinangangasiwaan ninyo, ang mga tupa ng Panginoon ay pinagkatiwala sa kanila. Kaya nga ang mga mangangaral ng mga salita ay hindi totoong pastol. Masasabi natin gumagawa sila para sa gawain ng pastol, para silang munting pastol. Kaya nga ang ibig sabihin ng sa mga pinangangasiwaan ninyo, huwag kayong maging Panginoon. Ay huwag bulyawan, pagalitan o makipagtalo o maging malupit. Sila'y maliliit na tupa na minamahal ni Jesus. Sinabi ni Jesus, pakainin ang aking tupa, hindi inyong mga tupa. Pakainin mo ang aking mga tupa. Kaya't sinabi ni Pedro, na huwag maging mga Panginoon, huwag maging namumuno sa mga tupang iyon na minamahal ni Jesus. Mga tupang sa kanila'y namatay, para sa kanila'y namatay si Jesus. Sa unang Pedro 5 verse 3, kundi kayo'y maging mga halimbawa sa kawan. Ang ibig sabihin ng pagiging halimbawa, nauna si Jesus, kaya sumunod si Pedro sa likuran. Sumunod po si Pablo, at sumunod sa likuran nila ang iba pang mga banal. Iyan ang pagiging halimbawa, maging halimbawa. Kayo'y maging mga halimbawa sa kawan. Kaya huwag dapat ninyong tratuhin ng walang ingat ang mga naligtas. Sa mga tupa, kung maraming tupa, may mga mature na tupa at pati mga batang tupa. Mayroon ding ilang tupa na matigas ang ulo sa kabilang sa mga tupa. Mayroon pong mga makukulit na mga tupa. Mayroon ding mga tupa na mayroon pong amoy dumi sa kanila pong mga balakang. Kung gayon, ano ang maaari mong gawin? Palayasin sila? Huwag po. Mahal pa rin silang lahat ni Jesus. Kaya maging tayong ligtas ay may iba't ibang uri ng mga problema. Ang ilang tao ay may kaunting kaguluhan, ang iba ay medyo mainitin ang ulo, at ang ilan ay immature pa rin. Pero dapat nating pahalagahan silang lahat dahil nalalaman nating sila'y mahalagang tupa na minamahal ni Jesus, na para sa kanila'y namatay si Jesus. Sila'y mga tupa ng Panginoon. Huwag natin dapat silang baliwalain at ratuhin ng may kalupitan. Kung magkagayon, kinasusuklaman ito ni Jesus. Mahal ng Panginoon ang lahat ng tupa kahit na may problema sila. Ang isang ina, kung maraming anak, meron ding mga masunuring anak, masuwaying anak, meron pong makulit na bata, meron ding maduming bata. Pero pare-pareho niyang minamahal silang lahat, hindi ba? Kaya naman, kung titinan po natin sa 1 Thessalonica chapter 2, sabi ni Pablo sa verse 7, gaya ng isang ina na nag-aaruga sa kanyang mga anak, inaalagaan kita ng may pagmamahal. Sabi naman sa verse 8, ipinasya namin kayo'y bahaginan hindi lamang ng ebanghelyo ng Diyos, kundi pati ng aming mga sariling kaluluwa sapagkat kayo'y napamahal na sa amin. Ibig sabihin, kung paano ng isang ina ay nagpapalaki ng sanggol, ay kumikilos siya ng may parehong pag-iisip. Kaya minsan gaya ng isang ama, minsan gaya ng isang ina, dahil sila'y mga tupang minamahal ni Jesus. Anyway, si Jesus ay isang mabuting pastol, siya ay nagligtas sa atin at tayo'y mga tupang inaalagaan ng Panginoon. Tingnan po natin muli sa Juan chapter 10. Juan chapter 10, verse 14 hanggang 15. Ako ang mabuting pastol, kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng pagkakilala ko sa Ama, at ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Paulit-ulit pong sinasabi ni Jesus na si Jesus ang mabuting pastol. Ako ang mabuting pastol, kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Anong ibig sabihin ng pagkakilala sa isa't isa? Kilala ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae at kilala ng babae ang kanyang asawang lalaki. Kilala ng magulang ang mga anak at kilala ng anak ang mga magulang. Ang mga malalapit na kaibigan ay magkakakilala. Magkakakilala ng walang pagkakamali. Ang pagkakilala ay tumutukoy sa isang matalik na malapit na relasyon.
gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng pagkakilala ko sa Ama. Kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Wow! Hindi po ba nakamamangha ang salita pong ito? Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng pagkakilala ko sa Ama, gayon kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Alam po ba ninyo, nakilalang kilala tayo ng Panginoon? Ngunit may mga pagkakataon na hindi natin kilala ang Panginoon. Kaya naman, lalo't lalong kaalaman ukol kay Kristo ay bigyan, lalo't lalong pagmamahal, biyaya at kaligtasan, lalong ipahayag si Jesus na liyag, at ang kanyang pagliligtas ay sambitin oras-oras. Sabi po ni Pablo sa Filipos chapter 3, verse 7 hanggang 9, gayon din naman, ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Higit pa roon ang lahat ng bagay, inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya ay tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo at ako'y matagpuan sa Kanya. Kaya sinabi niya na iniwan niya ang lahat ng mga bagay upang higit pang makilala ang Panginoon. Higit pang makilala ang Panginoon. Dapat tayong magnais na higit pang makilala ang Panginoon. Ang pagkakilala sa Panginoon ay nangangahulugang mapalapit sa Panginoon. Kaya paano natin dapat isipin ang Panginoon na nagbigay ng kanyang buhay para sa atin upang tayo po ay iligtas? Na nagmamahal sa atin ng lubos, na nag-iingat at gumagabay sa atin? Kapag minsan ay biglang naaalala po natin ito at pagkatapos ay iisipin siya ng kaunti, tapos mamumuhay na ng tuluyang kinalilimutan ng Panginoon at maaalala ulit habang nakikinig ng Sunday sermon. Huwag po dapat ganito. Hindi ba dapat nagsisikap tayong pag-isipan ng tungkol sa Panginoon? Naibigin ng Panginoon, kilalanin ng Panginoon at magkaroon ng malapit na fellowship sa Panginoon araw-araw. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol na nagbigay ng aking buhay para sa iyo. At sabi pa niya, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungan na ito. Nakalagay po sa verse 16. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungan ito. Ang kulungan ito ay ang kulungan ng mga tupa. Ang mga tupa ay inilalagay sa kulungan ito. At pagkatapos ay tinitipon ang mga tupa sa kulungan tuwing gabi. Kaya noong nakaraan, noong nakaraang linggo po at nagpunta po ako sa Mongolia, at doon sa Mongolia ay napakaraming mga hayop. Marami po doon na mga kabayo, maraming mga baka, maraming mga kambing. At mula sa kanilang lahat, marami ring mga tupa. Ang mga kambing at tupa ay mukhang magkakapareho, magkakamukha. Ngunit makikilala mo rin sila kaagad dahil ang mga kambing ay nakataas ang mga buntot. At ang buntot po ng kambing ay maiksi. Maiksi lang po yung buntot nila. Tapos, yung buntot nila nakatayo. Ngunit ang buntot po ng mga tupa ay iba, hindi nakatayo. Yung buntot po ng mga tupa ay ito po yung nakababa. Hindi nakatayo na kagaya ng sa kambing. Yung sa tupa po yung buntot nila nakababa. Kapag umaga, dinadala ko ang mga kambing sa damuhan at inaalagaan. Kumakain sila ng damo hanggat gusto nila. Ngunit kapag iniwanan mo ang kambing sa labas kapag gabi, malaking problema po yan. Dahil ang asong gubat ay nagtatago kapag umaga. Nagtatago ito at palihim na bumababa sa gabi upang saktan ang mga tupa. Kapag ang asong gubat ay bumababa at kinukuha ang tupa, sapat na po sa kanila ang makakain ng isang tupa. Ngunit pinapatay ng asong gubat yung lahat ng mga tupa. Kahit na isa lang naman ay sapat na sa kanila, papatayin pa nila lahat ng mga tupa. Kaya ang pastor ay dapat protektahan yung mga tupa ng mabuti. Kaya mayroong kulungan ng tupa. Mayroong harang at ang pastor ay nakabantay sa harapan nito. Kaya kapag dumating ang asong gubat, dapat ninyo itong labanan. Dapat talunin po yung asong gubat. Kaya mayroon pong kulungan ng tupa. Mayroon pong harang. At mayroong pastol na nakabantay. Kaya nga, doon sa Juan chapter 10, verse 16,
Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Ang kulungan ay tumutukoy sa mga Kristiyanong naligtas mula sa mga Hudyo. Ang iba pang mga tupa na, yung mga tupa na nasa kulungan, sila yung mga Hudyo na naligtas at naging Kristiyano, at ang ibang mga tupa na wala sa kulungang ito ay tumutukoy sila sa mga Hintil. Kaya mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito. Nangangahulugan ito, maraming kaluluwa mula sa mga Hintil ang dapat pang maligtas at kanilang papakinggan ang aking tinig, kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Kaya ang mga naligtas mula sa mga Hudyo o ang mga naligtas mula sa mga Hintil ay nagiging iisang grupo. Hindi mahalaga kung anong lahi, kung anong kulay ng balat mo, kung anong kultura. Sinasabi nila na ang mga naligtas, sila ay brothers and sisters kay Kristo, mga anak ng Diyos, mga tao na makakapasok sa parehong kaharian ng langit na tinatawag ang Diyos na ating Ama, at iisang grupo sa Panginoon. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Mayroon lamang tayong nag-iisang Panginoon bilang ating pastol. Sa Roman Catholic, ang Papa, siya ang hari ng Church. Paano ang isang tao ay nagiging hari ng Church? Kaya noong unang panahon po, ang Papa ay mas mataas pa nga kaysa sa emperador. Magagawa ng Papa na tanggalin at maglagay ng emperador, pumatay at magligtas. Ganun po ang kalagayan noong unang panahon. Wala na po itong kabuluhan ngayon. Grabe. Sa ngayon, kahit hindi ganoon katindi, yung mga pastors ngayon ay mayroon pong mga dakilang otoridad. Tila ba sila ang nakatanggap ng susi para makapasok sa kaharian sa langit? Hindi sila mga pastol. Ang mga pastor ay isa ring tupa na pinapalaki ng Panginoon. Hindi po ba? Isa lang po ang pastol. Yung mga pastor, sila ay mga tupa na pinapalaki din ng Panginoon. Tama po. Isa lang ang pastol. At tayong lahat ay naging kabilang sa kawan ng isang pastol. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Kaya nga, sa Juan 10:16, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig, kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Kailangan nating pakinggan at sumunod tayo sa tinig ni Jesus, ang pastol. Huh? Sinusunod po ba natin ang tao? Ang magagaling magsalita? Yung cool? Yung sikat? Hindi po. Tanging pinapakinggan natin ang tinig ng Panginoon at sinusunod ito. Kaya magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Tayo pong lahat ay iisa sa Panginoon. At tayo ang mga tupa na minamahal ng Panginoon. Ang Panginoon, siya ang ating mabuting pastol. Ang mabuting pastol na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Tingnan po natin ngayon, sandali, sa Juan chapter 17. Juan 17. Verse 11. At ngayon ay wala na ako sa sanlibutan, subalit ang mga ito ay nasa sanlibutan. At ako ay paparian sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Sila na ibinigay mo sa akin upang sila ay maging isa, na gaya naman natin na iisa. Sinabi po ng Panginoon, wala na ako sa sanlibutan. Ibig sabihin po nito na ang Panginoon ay haalis siya mula sa sanlibutan. Ito po ay dahil kailangan mamatay si Jesus at mabuhay na muli at umakyat sa langit. Ako'y paparayan sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, sila na ibinigay mo sa akin. Kaya sabi niya, Ama, bantayan mo sila. Bantayan mo sila kahit na ako umalis na. Sa Juan 17 verse 12, habang ako'y kasama nila, iningatan ko sila sa iyong pangalan.
Kaya habang ang Panginoon po, habang si Jesus ay nasa sanlibutan, iningatan ng Panginoon ng mga alagad. Kumakatawan nito sa lahat ng mga banal na naligtas pagkatapos. Kaya sila na ibinigay mo sa akin, okay, sa verse 12 hanggang 13 po, sila na ibinigay mo sa akin, sila'y binabantayan ko at isa man sa kanila ay walang napahamak maliban sa anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay pupunta ako sa iyo. Mga bagay na ito'y sinasabi ko sa sanlibutan upang sila'y magkaroon ng aking kagalakang ganap sa kanilang sarili. Ngayon, ano po ang patuloy na pinapanalangin ni Jesus? Ang masidhing ipinapanalangin ng Panginoon para sa atin ay maging isa bago po siya dumating. Ngunit ngayon ay pupunta ako sa iyo. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa sanlibutan upang sila ay magkaroon ng aking kagalakang ganap sa kanilang sarili. Kaya ano po ang pinapanalangin ni Jesus? Ang masidhing panalangin ng Panginoon para sa atin, ito ay ang maging isa bago siya dumating. Tingnan po natin yung verse 21. Verse 21, upang silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo. Sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Kaya, tingnan niyo po. Ano po ang kahulugan nito? Nangangahulugan na kapag tayo'y nasa Panginoon, kapag tayo'y may pakikiisa sa salita, sa pag-ibig at espiritu, malalaman ng sanlibutan na tayo ay sa Panginoon. Si Jesus ay sinugo ng Diyos at tayo ay naligtas sa pamamagitan ng Panginoon. Ang makilala ay nangangahulugan na sila rin ay maliligtas. Kaya nga sa Juan chapter 13 verse 34 hanggang 35, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Kaya pareho din po ang kahulugan. Kapag iniibig natin ang isa't isa, kung paanong iniibig din tayo ng Panginoon, ang pag-ibig ang nagbubuklod sa atin. Kapag tayo'y nagkakaisa, malalaman ng sanlibutan na tayo ay alagad ng iisang Kristo. Sa pamamagitan nito, maaari din po silang maligtas. Nangangahulugan na kapag tayo'y nagkakaisa, ang Panginoon ay gagawa sa gitna natin at ang mga tao sa sanlibutan ay mananampalataya kay Jesus na sinasampalataya na natin at maliligtas din po sila. Kapag tayo po'y nagkakaisa, nagkakaisa tayo hindi lang para sa ating sariling buhay pananampalataya, kundi dahil din sa kapakanan para sa Ebanghelyo. Kaya sa Efeso chapter 4 verse 13, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos. Efeso 4:13, ang pananampalataya at pagkakilala, yung pananampalataya po natin at pagkakilala ay dapat, ito'y dapat na iisa. Bakit mayroong iisang Diyos at isang Jesus, ngunit napakaraming denominasyon at mananampalataya na nag-aaway at napupuot sa isa't isa? Bakit po ganun? Sapagkat ang pananampalataya at pagkakilala ay magkaiba. Ngayon po, sa ngayon, mayroon tayong 227 churches sa Korea at 1,012 churches sa ibang bansa. Sa 82 na mga bansa sa buong mundo. At patuloy pa po itong nadaragdagan. Ngunit tayo iisa. Bakit tayo nananalangin ng sama-sama? Nagmamahalan ng sama-sama. Tinutulungan ng isa't isa at nakikibahagi sa isa't isa. Bakit? Dahil tayo ay iisa. Nananampalataya tayo sa Panginoon at kinikilala ang iisang Panginoon. Maging taong sakdal. Kaya naman ang Ebanghelyo ng Panginoon ay aktibo nating ipinapangaral sapagkat tayo'y iisa. Ang Ebanghelyo ay aktibong ipinapangaral. Tingnan po natin yung Juan chapter 10 verse 27 hanggang 28. Juan chapter 10 verse 27 hanggang 28.
Verse 27 hanggang 28. Pinapakinggan ang aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. At kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Ang iyong tupa ay pinapakinggan ang iyong tinig at sumusunod sa iyo. Tama po? Ang pagsunod sa salita, ito'y pagsunod sa Panginoon. Meron pa pong iba? Meron pa pong iba? Hindi natin nakikita ang Panginoon, subalit siya ay nagsasalita sa atin. At nakikinig tayo sa kanyang salita at sumusunod sa kanya. Sumusunod sa Panginoon saan man. At sila'y binibigyan ko. Sa mga tupa na sumasampalataya sa Panginoon at sumusunod sa Kanya, ay sinabi ng Panginoon sa verse 28, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak. Ang Panginoon ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga tupa na sumusunod sa Kanya at sa mga taong tumanggap ng buhay na walang hanggan ay sinabi ng Panginoon, kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Binili tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo. Kaya nga, hindi niya tayo bibitawan. Kung may isang tao na ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at tapos ay bumili siya ng isang bagay, ahayaan niya lamang ba ito na mawala? Tayo ay nasa mga kamay ng Panginoon dahil ito ay buhay na iniligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng kamatayan at pagdanak ng kanyang mahalagang dugo. At hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Kaya sa mga kamay ni Jesus, sa mga kamay ng Diyos, mayroong ligtas na lugar. Maaari ba ng isang taong ligtas ay mapahamak? Eh hindi po, hindi. Silang mga naligtas kailanman ay hindi mapapahamak. Silang mga tiyak na naligtas at kung sila ay tunay na ligtas, si Jesus ang siya nag-iingat ng kanilang kaligtasan at ang Diablo ay hindi ito maaaring agawin mula sa makapangyarihang kamay ng Ama sa Langit. Kaya nga, ang garantiya ng kaligtasan ay ganap, perpekto, ito po'y kamanghamanghang katotohanan. Kawikaan 18 verse 1, ang namumuhay ng nag-iisa ay nagpapasasa at hinahamak ang lahat ng may mabuting pasya. Maraming grupo sa mundong ito. Kung hindi sila ligtas, walang Panginoon sa kanila. Ang mga naipanganak naman na muli ng mga banal, kung ito man ay malaki o maliit na bilang, ito ang grupo kung saan ang Panginoon ay kasama nila. Ang taong umalis sa grupo kung saan ang mga tupa ng Panginoon ay naroroon, ay ang taong sinusunod ang kanyang sariling pagnanasa. Hindi siya ang taong namumuhay ayon sa Espiritu kundi ayon sa laman. Sabi, hinahamak ang lahat ng may mabuting pasya. Hindi siya maaaring turuan ng Espiritu Santo o gabayan man ng Espiritu Santo. Sino ang mangunguna sa kanya kung iiwan ang grupong ito? Ang kamatayan ang magiging ating pastol kung ganun. Si Satanas ang gagabay sa inyo. Kayo ay magagabayan ng mga bulaang propeta at kayo mapupunta sa maling lugar. Kaya ang mga tao na umalis sa church, hindi po ba? Kung gayon, mayroon pa bang paggabay ng Espiritu Santo sa kanila? Mayroon pa bang anumang lugar na nagtuturo ng Biblia ng higit na tumpak at tama kaysa sa ating church? Kung mayroon man, kung gayon pumunta po tayo doon. Alam nyo kapag pinag-iisipan ko pang tungkol dito, kung mayroong mga tao na nangangaral ng Ebanghelyo bukod sa atin, subalit kaano man tayo maghanap ng lugar kung saan ipinapangaral ang Ebanghelyo ng malinaw na gaya ng ginagawa natin, para bang mayroon lamang pong kakaunti. Marahil mayroong ilan na nangangaral ng Ebanghelyo bukod sa atin, subalit mayroong mga tao na hindi maaaring makasama natin dahil hindi natin kilala ang isa't isa. Subalit hanggat kilala natin ang isa't isa, tayo ay nagiging isa. At ang isang tao na naging isa sa grupo ay hindi maaaring umalis. Paano niya iiwan ang grupong ito? Ang iwan ng grupong ito ay ang iwan ng Panginoon. At hinahamak ang lahat ng may mabuting pasya. Hinahamak ang lahat ng may mabuting pasya. Hindi tayo kailanman maaaring umalis dahil kapag umalis tayo sa grupong ito ay maaari tayong nakawan ng mga bulaang propeta. Kaya nga hanggang sa
pagdating ng Panginoon, ang Panginoon ay kasama natin bilang mabuting pastol na nagbabantay sa atin, pumoprotekta, nagpapakain, gumagabay sa atin hanggang sa tayo makapasok sa kaharian sa langit. Kaya hanggang sa tayo pumasok sa kaharian ng Panginoon, dapat nating tulungan at mahalin ang isa't isa dahil tayo ang mga tupa na inaalagaan ng Panginoon hanggang sa tayo makapasok sa kaharian ng Panginoon. Ngayon pong summer retreat, ihanda natin ang mga tao na i-evangelize ng advance at manalangin. Ang ilan ay nag-iisip kung paano mag-evangelize kung sila man ay gising o natutulog. Subalit ang ilan naman ay walang pakialam. Kung hindi ko ito gagawin, mayroon namang ibang gagawa. Ang iba ay mag-evangelize naman. Subalit bakit ninyo dapat gawin ito sa inyong sarili? Ikaw ba ay labas sa gawain ito? Hindi ho, magagawa ninyo ito. Subukan po ninyo, manalangin. Makakapag-evangelize tayo kung tayo mananalangin ng taimtim. Kaya maging sa pagkakataong ito, ang maraming kaluluwa ay dapat na maligtas. Sa gayon ay magbibigay ito ng kagalakan at kaluwalhatian sa Diyos. Ang Panginoon ay gagawa sa pamamagitan natin na hanapin ang iba pang nawawalang kaluluwa at gagawin ito ng Diyos sa pamamagitan natin. Anyway, dahil ang Panginoon ay ginagawa ang gawain ito sa kalagitnaan natin, tayo rin ay dapat na gawin ito ng sama-sama, kasama ang Panginoon. Manalangin na po tayo. Panginoon na sa amin ay nagbigay ng iyong buhay upang iligtas kami at dumanak ang mahalagang dugo upang iligtas ang aming mga kaluluwa. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa biyayang ito sa nalalabi naming buhay. Panginoon, gabayan mo po kami upang marinig namin ang tinig ng Panginoon na aming pastol at tanging sumunod lamang sa salita ng Panginoon at mamuhay lamang para sa kalooban at kaluwalhatian ng Panginoon. Hanggang sa kami ay makapasok sa iyong kaharian, pakiusap, ingatan mo po kami ng higit at higit pa upang makasunod lamang kami sa iyo at mamuhay na may pagsunod. Nawa ay walang sinuman sa amin ang mapalayo mula sa banal na grupo po na ito. Sa paparating na summer retreat, nawa ay maraming kaluluwa ang maligtas upang ang mga nawawalang tupa ay makabalik sa iyong kandungan at magbigay ng kagalakan at kaluwalhatian sa iyo, O Diyos. At para sa iyo pong banal na gawain, pakiusap, gamitin mo po kaming lahat ng maayos ayon sa iyong kalooban. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.